Hey guys, it's your Tech Girl Mary and welcome back to my channel. I know guys, na-miss nyo ako, nawala lang naman ako ng mga 3 days, nagpahinga lang ako ng konti. Pero I'm back, kumakayad tayo ulit at meron tayong panibagong video. And this time guys, comparison to. And nakita nyo naman sa title, we will be comparing 2 new mid-range phones na na-release the past few days. I think very recently nga lang, it's the Oppo A9 2020 versus the Samsung Galaxy A50s. Bakit ako natagalan sa paggawa ng comparison video, guys? Gusto ko kasi medyo mas matatagalan ko yung experience ko sa kanya para naman mas marami akong masabi para sa inyo. But again, disclaimer lang po, hindi po ito yung mga klase ng disclaimer na medyo masyadong malalim at merong mga AnTuTu benchmark comparison. Hindi po tayo doon. Medyo mababaw lang yung pag-uusapan natin ngayon. Syempre, sa video na to, again, tutulungan ko lang kayo mag-decide kung ano nga bang mas worth it para sa pera nyo. And value for money ulit yung pag-uusapan natin. Anyway, tama na ang daldal. Pasensya na, na-miss ko kayo. Nagbigay ako ng first impressions ko kasi nga 2 days ko pa lang naman nagagamit yung device nung nireview ko siya sa inyo. And wala akong box at wala kayong idea probably kung ano yung laman. Kasi alam ko yung iba dyan, nag-aantay talaga ng unboxing. Bakit? Syempre, gusto natin malaman kung ano nga ba yung mga nasa loob. Kung may free jelly case ba, kung may earphones ba, anong klaseng charger yung kasama. So, this is how the Oppo A9 2020 looks like. It has 8GB of RAM and 128GB of internal storage. Let's open it. Ito yung free jelly case niya, guys. It's transparent and gusto ko yung border niya. Medyo mas makapal siya doon sa usual na natatanggap nating free jelly case. And wala na. Walang kahit na ano. Pero of course, may kasamang user guide yan and warranty card kapag bumili kayo. Ito yung plastic ng Oppo A9. Bakit? Kasi ito na po siya. Kasi nga nagamit ko na siya mga bandang siguro 4 na araw ko na siyang nagagamit or 5. We have here a power brick. And USB type A yung port niya. We also have here a USB type C na cable. Ayan siya guys. And to those who are curious kung gaano siya kahaba. Teka ma. Ayan. Ganyan kahaba ang cord ng Oppo A9 2020. And meron din tayong earphones. Unahin natin pag-usapan yung kanilang price. Ang Oppo A9 2020 po, it retails for 15,990 pesos. So, kulang-kulang 16,000 yung halaga niya. And nung unang ni-review natin to, or nung unang araw na binigay ko yung first impressions ko with this device, hindi pa natin alam kung magkano siya. And I think ang nangyari sa Oppo, meron silang blind pre-order na nangyari na kung saan magpipre-order ka nang hindi mo alam kung magkano yung halaga niya. So, may mga ganong factor sila. And right now, actually, itong moment na pinapanood itong video ko na to, I think wala na silang pre-order para makakuha kayo ng freebies. Ngayon, meron na lang silang, pwede na kayo mag-walk-in at pwede na kayo bumili ng Oppo A9 2020. Anyway, setting that aside, meron din tayong Oppo A50s and this retails for 18,990 pesos at nabili ko naman siya sa Abinson. So, kung interested kayo to buy one, pwede na rin kayong mag-walk-in sa kanila. Wala nang pre-order, tapos na po para makakuha kayo ng libreng watch nila. And ayun, sa Abinson ko nga sila nabili. And yes po, may nabibiling smartphone sa Abinson. Meron din silang Oppo doon actually. And to those who are interested to know my full review with the Samsung Galaxy A50s, guys, it's already up. Link ko dito yung video. I'll be giving away the Oppo A50s. Pasensya na ang haba ng intro natin. Pero ang dami ko lang gustong sabihin sa inyo. Balik tayo ulit sa price guys kapag natapos na natin yung review. Para naman balikan natin kung ano nga bang mas worth it sa kanilang bilhin. Kasi medyo malaki yung difference sa presyo nila. Unahin natin yung kanilang design. Alam nyo guys, malaking malaki talaga yung pinagkaiba nila. Unahin natin yung Oppo A9 2020 again. Ang meron na kulay ako is yung marine green. Napakaganda ng kulay niya. Kumbaga may pagka-black siya sa gitna, tapos ayun nga, dun na lumalabas yung pagka-marine green niya sa kanyang sides, left and right. And then while yung Oppo A50s ko, crush black yung tawag sa kanya, meron siyang iba't ibang different shades of black. Tapos may mga diamond cuts siya, and mas magandang pagka-rainbow effect nito compared doon sa previous predecessor niya ng A50. Actually, hindi naman sila ganong nagkakalayo when it comes sa kanilang design sa likod kasi halos parehas na parehas talaga sila. Ang pinagkaiba lang nila sa tingin ko is yung feeling every time nahahawakan natin sila. Parehas lang naman silang made of plastic and yung kay Samsung A50s ang tawag nga nila is Glastic. Mas premium
looking at mas premium yung pakiramdam every time nahahawakan ko siya, yung key Oppo A9 2020. Bakit? Mas mabigat po kasi siya. Ang Oppo A9 2020, it weighs 195 grams, while ang Samsung Galaxy A50s, 166 grams. I know kapag mas magaang, mas lightweight, mas masarap hawakan, it's easier to hold. Hindi siya mabigat sa kamay, hindi siya nakakapagod hawakan. Pero kasi kung hahawakan nyo sila parehas, at nang sabay, as in talagang parehas nyo silang mahahawakan ng ganito, mas premium talagang hawakan yung key Oppo A9 2020 kaysa kay Samsung Galaxy A50s. This is just my own preference, depende pa rin to sa inyo kung gusto nyo ng mas magaang at medyo mas slim. Speaking of thickness guys, yung key Oppo A9 2020, 9.1mm yung meron siya, while yung Samsung Galaxy A50s, 7.7mm. Obviously, mas malaki yung difference nila when it comes to thickness. Tignan nyo naman dito sa ating secondary camera, mas makapal talaga ang Oppo A9 2020 kaysa kay Samsung Galaxy A50s. When it comes sa camera setup, dito matatalo ang Samsung Galaxy A50s. Obvious naman, quad camera setup ang meron tayo kay Oppo A9 2020, apat na cameras, while ang Samsung Galaxy A50s, tatlo lang po yung meron siya. Having multiple cameras guys, mas okay yun, mas useful, especially every time na kailangan natin mag-enhance yung mga effects like yung blur, zoom, and wide angle photos. Although may wide angle rin naman si Oppo A50s, yung advantage nga lang ni Oppo A9 2020, may macro lens siya. You'll never know kung kailan nyo pwedeng gamitin ng macro lens. Alam ko, hindi siya ganun ka-useful than having an ultra-wide angle camera. Pero kasi alam nyo, may mga moments, may mga times tayo sa araw na ginagamit talaga natin yung macro lens. At hindi ko mapagkakaila. Tama ba yung Tagalog ko? Nahihirapan ako mag-Tagalog. Hindi natin mapagkakaila, guys. Ayun, finally. Hindi natin mapagkakaila sa sarili natin na minsan masaya gumamit ng macro lens. With the buttons guys, Oppo A9 2020, yung nasa right niya is the power and lock button, while yung Samsung A50s naman, volume rocker and the power button yung nasa kanan niya. Parehas lang po silang merong speaker grill sa ilalim, microphone, USB-C port, and the headphone jack. Kung pag-uusapan naman po natin yung kanilang front camera, parehas po silang may notch, pero mas maliit tignan yung notch ng kay Oppo A9 2020 kaysa kay Samsung Galaxy A50s. Pero with me, it doesn't really matter. Parehas pa rin silang may notch, so hindi issue to. Siguro yung issue na lang dito is magkaiba sila ng megapixels. Yung kay Samsung Galaxy A50s, naka 32 megapixels front-facing camera siya, while the Oppo A9 2020, 16 megapixels front-facing camera lang. So, dinobligate yung quality ni Samsung Galaxy A50s yung meron kay Oppo A9 2020. Next natin pag-uusapan yung kanalang display. Ito, malaki yung pinagkaiba nila. Samsung Galaxy A50s, guys, it has 6.4 inches Super AMOLED display with 1080 by 2340 pixels, while the Oppo A9 2020, it has 6.5 inches IPS LCD display with 720 by 1600 pixels. Obviously guys, kitang-kita naman sa ating secondary camera ang pinagkaiba ng AMOLED display sa IPS LCD display lang. Ito yung sinasabi ko. Kasi nga, I always prefer watching sa isang device na mayroong 1080 pixels resolution kaysa dito na mayroong 720 pixels resolution lang. Ito, no offense, ito, pansin ko lang naman to. Kung ikaw naman yung tipo ng tao na mahilig manood ng YouTube tapos naka 360p lang, syempre para makatipid din ng data, yan. Nakaka-relate ako kahit papano. Tipid-tipid ng data, tapos para makatipid na rin ng battery, then I don't think magmamatter ito sa inyo. Pero syempre, hindi lang naman to sa pagnood, guys. Every time na hawak natin ng smartphone, unang-una agad nating tinitignan is yung screen or yung display niya. So, importante talaga na magkaroon ng magandang display, kaya mas gusto ko yung sa Samsung Galaxy A50s. Next, parehas po silang naka-Android 9 Pie. Magkaiba lang sila ng skin. Samsung Galaxy A50s, naka One UI siya as usual. And then, yung sa Oppo A9 2020, naka Color OS 6.1. Yun yung latest ng Color OS. Well, yung sa Samsung na One UI naman, guys, ito daw yung latest na One UI nila na ginamit sa Samsung Galaxy Note series nila. And I did explain that, guys, yung bagong One UI ng A50s. So, kung gusto nyo malaman, lagay kayong link sa baba kung hindi nyo pa napamanood yung full review natin.
Pero ayun nga, kung skin yung pag-uusapan natin, si One UI kasi guys may dark mode at may up drawer. Alam ko, alam nyo na tong lahat. Well, key Oppo A9 2020, ang hindi ko lang nagustuhan, masyadong madami siyang bloatware. Although, hindi naman to big deal kasi nga, pwede naman natin i-delete at the end of the day. I think on this part, depende na lang to kung saan kayo mas sanay gamitin. Kasi naman guys, si ColorOS 6.1, actually kung bago ka sa kanya, hindi ka mahihirapan gamitin siya. Kasi it's very friendly. Even the One UI, madali lang silang gamitin. Ang medyo mahirap lang gamitin kapag bago ka sa Android is the EMUI, yung sa Huawei. And by the way, add ko lang when it comes sa ating display, mas malaki po pala yung screen ng Oppo A9 2020 sa kay Samsung. So, kung hindi naman nagmamatter sa inyo yung resolution at gusto niyo mas malaki yung screen, bigger screen, then mas okay si Oppo A9 2020 kasi mas maganda, mas malaki yung screen, di ba? Mas masarap manood. Pero one thing na wala kay Samsung Galaxy A50s na meron talaga si Oppo A9 2020 is meron siyang Dolby Atmos. Take note guys, hindi lahat ng mid-range devices nasa ganitong price segment naka-Dolby Atmos na. Next guys, the Oppo A9 2020 meron siyang Qualcomm Snapdragon 665 while ang Samsung Galaxy A50s meron siyang Exynos 9611. Ang Oppo A9 2020 po, meron siyang 2GHz while the Samsung Galaxy A50s 2.3GHz. Obviously guys, the Samsung Galaxy A50s mga 15% faster yung CPU niya than the Oppo A9 2020. Of course, having faster CPU means mas smooth yung experience natin. So on that part guys, nanalo ang ating Samsung Galaxy A50s. Pero syempre, hindi magpapatalo ang Oppo A9 2020. Oppo A9 2020, max variant na niya yung 8GB RAM guys, while the Samsung Galaxy A50s, ang pinaka max variant na niya is 6GB of RAM. Having more RAM guys, it means mas maraming applications yung kaya niyang i-run sa background, or even it can run at the same time, which makes the device faster. On that part guys, nanalo si Oppo A9 2020. Samsung Galaxy A50s, it has 48MP main camera, 8MP ultrawide, and 5MP depth sensor, while the Oppo A9 2020, it has 48MP main camera, 8MP ultrawide, and 2MP macro lens, and lastly, 2MP depth sensor. On this photo guys ng Nachos, mas nagustuhan ko yung labas, yung kinalabasan nung kay Samsung kaysa kay Oppo. Although pareha sila ng main shooter na 48MP, mas gusto ko yung kulay. Medyo patay kasi yung kay Oppo, although mas natural looking naman siya. Pero kasi mas sharp rin yung photos nung kay Samsung. Next guys, itong picture ko ng Taal Volcano. Mas gusto ko yung kinalabasan nung kay Samsung kaysa kay Oppo. Medyo kasi bluish yung kay Oppo A9 2020, while yung kay Samsung naman mas natural looking siya. Pero yung sa night mode guys, tignan nyo to, mas gusto ko yung kinalabasan ng kay Oppo A9 2020 kaysa kay Samsung Galaxy A50s. Well, when it comes naman sa ating selfie shooter, obviously, mas mataas yung megapixels nung kay Samsung. Mas maganda rin yung results na kinalabasan. Medyo mas white kasi ako sa Oppo, guys. Parang mukha akong, naging mukha akong white lady, actually. And with the Samsung Galaxy A50s, mas natural yung kulay. Or mas natural lang akong tignan. Next naman, battery. Malaki yung difference nila, guys. Oppo A9 2020, 5,000mAh battery capacity with reverse charging, while the Samsung Galaxy A50s, it has 4,000mAh fast battery charging 15W. On this part, mas nanalo sa atin si Oppo A9 2020, and based on my experience, not just on paper, na mas mataas ngayon kay Oppo A9 2020, oo, mas naglalast po yung kay Oppo A9 2020 kaysa kay Samsung Galaxy A50s. Having more battery size, mas malaki, mas tatagal sa atin yung device. It's very self-explanatory, so on this part, obviously, nanalo sa atin si Oppo A9 2020. Ayun guys, balik tayo sa price. Ang Oppo A9 2020, it retails for 15,990 pesos, or in short, 16,000 pesos para hindi na tayo maguluhan. For the Samsung Galaxy A50s, it retails for 18,990 pesos or in short, 19,000 pesos para hindi na rin tayo maguluhan kasi ang daming butal. And 3K yung difference nila. Malaking halaga yun. Makakabili na kayo ng speaker or even itago nyo sa wallet nyo. Basta, malaking halaga yung 3K. Hindi ko alam kung saan nyo gustong dalhin. Kung presyo lang ang pag-uusapan at gusto nyo bigger RAM, bigger battery, and bigger screen,
magugustuhan nyo si Oppo A9 2020. Pero kung may budget naman kayo at kaya nyong dagdagan yung 16,000 nyo ng 3K at gawing 19K, edi bumili kayo ng Samsung Galaxy A50s. Naka-AMOLED display siya. And it has better front-facing camera. Pero actually guys, when it comes sa photos, hindi naman sila masyadong nagkakalayo. Halos same na same lang sila ng pre-produced na quality. And ito pa, may macro lens siya while the Samsung wala. So, yun lang guys, depende kung anong factor yung kinoconsider nyo. Pero kung value for money lang ang pag-uusapan guys at alam nyo na nagtitipid kayo, 3K is actually a big amount of money. Kung hindi kayo willing mag-spend ng additional 3K, I'll definitely go for the Oppo A9 2020. Anyway, sana nagustuhan nyo yung ating comparison video. Next comparison video na makikita nyo sa channel ko is the iPhone 11 Pro Max and the Samsung Galaxy Note 10 Plus. Hindi ko siya hawak, pero let's just imagine na may hawak akong Note 10 Plus dito. I-compare natin siya guys at ang plano ko mag-vlog ako in a whole day using these two devices para makita nyo yung quality ng photos and also the video nga. That's it for now. It's your Tech Girl Mary and see you on my next video. Bye guys!